Magandang araw sa inyong lahat. Ayan guys, mga gasoline price. Ngayon ay July 27, 2020. Ayan, ito ngayong araw ay pinakamahalaga at pinaka-busy na araw para sa mga politician at mga kapulisan. Ayan, dahil ngayon ay panglimang sona ng presidente ng Pilipinas. Ayan, State of the Nation Address. Ayan, so ngayon ay talaga maraming checkpoint. Ito dito magsisimula ang mahigpit na checkpoint dito sa may CP Garcia. Ayan, malapit siya sa Katipunan, ano? So ito ngayon may barricade dyan, bali may meron siyang barrier na kulay orange para ang dumadaan ng mga sasakyan. Ito ay nagkukos ng bahagyang trapiko dahil ang maliit, ginawang narrow ang daanan at nilagyan ng orange barrier. So maraming mula doon sa may matandang balara, tandang Sora Extension, yung papasok dito sa may CP Garcia ay nagsasalubong mula naman sa Katipunan, no? Kaya may build up na konti. So ayan, may checkpoint dyan dahil higpitan, no? Maraming nakabantay dyan ng mga police. Ayan, kung napapansin nyo guys, no? Ayan, so may checkpoint dyan. Ayan, so maraming police dyan guys, no? Ayan, so nakita nyo yan guys. Ayan, so dire-diretso tayo. Ayan, ayun ay pagsiguro ng kaligtasan ng ating presidente ng Pilipinas. Ayan, so dito tayo ngayon, CP Garcia. Tuloy-tuloy lang, no guys. Ito ang sitwasyon ng trapiko dahil binabantayan ang lahat ng mga exit point at entrance ng Commonwealth Avenue, dahil yan ng Commonwealth ay yung pinaka number one road para sa daanan papunta sa batasang pambansa. Ayan, sa Congress, sa Philippine Congress. Ayan. So, ayan, no, may mga nang mamalimos na mga jeepney driver dahil wala silang pasada. Ayan, meron din dyan na police mobile. Ayan, lahat dyan, ha. Ayan. Naka ano yan, naka bantay, naka bantay sarado at talagang pinapostingan ng mga police ang lahat ng mga kanto na may posibilidad na madadaanan ng convoy ng leader ng bansang Pilipinas. Ayan, CP Garcia pa rin tayo. So may mga konting pagbagal ng trapiko. So bahagya lamang. Yan, panglimang State of the Nation Address of the Philippine President, July 27, 2020. Isa na lang. One more time. Isang taon na lang ang paghihintay. Ayan, ang matatapos ang termino ng presidente ng Pilipinas ay sa June 30, 2022. So dito expected natin meron din dyan ng mga police. Ayan, meron din dyan barricade, no? May orange na
Ayan, meron din dyan. Meron din dyan. Meron din dyan. Ayan, meron din dyan. Meron mga police dyan. Ayan na. Kaya guys, nahihirapan ako sa paghawak ng manibela. Dahil o, tingnan nyo guys o. Oh. Ayan, tingnan nyo naman. Hindi na ako makapag-drive ng maayos. Kaya medyo hirap na guys. So, paumanhin lamang dyan, no? Sa mga naka-antabay. Maraming salamat sa inyong pag-antabay, no, guys. Ayan. Mag-ingat kayo lagi, guys, ha? Sa paglabas-labas. Laging panatilihin. Maging malinis ang inyong katawan. At maligo araw-araw. Mag-face mask. Uminom na maraming tubig. Ayan. Social distancing. Para iwas hawa. Panatilihin nating malakas, matibay ang ating pangatawan. Ayan, paggasan nyo ang inyong mga kamay. Ayan, pagkatapos pag ma-expose kayo sa mga pollution, ayan, at bakterya sa kapaligiran. Ayan na, ito guys no, simpleng formation lang yan guys, pero yun yung mga magrarally. Ayan, magtitipon-tipon no, simple lang yan guys. Ayan, so meron na ditong sa mga ano dyan, presidential security group, ayan na. Meron na ditong build up ng ng magrarally, mag-a-attempt na harangin ang convoy. Hindi nila alam, mag-helicopter yun. Ayan, attempt. Dito yan, nagpo-forma dito sa may CP Garcia, sa may Commission on Higher Education. Ayan, forma na para harangin ang ayan. Guys, sa mga nanonood dyan, no, huwag kayong maniwala na ano, yung mga nag ano, yung mga nagrarally na yan. Minsan pinapadala din yan guys, pinapadala din yan ng kakampi, para kung sakaling makita nila na meron na, so wala na may mag-attempt pa na iba pa. So yun. Mayroon dyan dalawa yan guys, dalawa na faction yan guys eh. Kakampi at opposed doon sa mga nakaupo sa pwesto. Ayan. So, hindi natin alam yung ano na yun, yung baluarte na yun. Ayan, meron na oh. Ayan. Doon nyo po mapapatunayan kung walang may kung walang may nag-oppose, ibig sabihin, ayos ang liderato. So yun, attempt na yun. Meron na. Meron ng mga rallyista dito sa may bungad ng Philcoa, CP Garcia at sa Commission on Higher Education. Ito ay di DPOS, Department of Public Orders and Safety. Ayan yung mga nakaposting yan for traffic. So approaching Philcoa Commonwealth southbound. So ito na nga magkakaroon dito. So usual na lang yan guys, no? Ang traffic dito sa Quezon City, usual na lang yan guys. So pagka walang traffic, so ay yun ay hindi normal na araw kung walang traffic. So usual lang yun guys, pag may traffic, usual lang yun. Ngayon, hinarang tayo no ng DPOS dahil doon sa may pararaanin na. Hmm.
hindi natin pwedeng ano niya, dahil special lane niya, no? Special lane niyan para sa papasok. Ayan, na. Gagawin nila yan dyan, guys, dahil nandun ang mga rallyista sa bandang northbound sa may Filcoa papunta ng UP. Isisigway nila yan, iiwas nila yung ano, iiwas nila yung rota na mga pupuntang Congress of the Philippines, kasi ano lang naman yung mga magta-travel dyan sa Congress, yung mga magta-travel dito sa Commonwealth, yung mga congressman, mga backup ng sasakyan ng mga congressman, no? Guys, so traffic medyo may build up ngayon, guys, na sa may along Commonwealth going to southbound and going to Quezon City Circle. So ito ngayon, guys, no, sa mga bago pa lang nakapag-view. O ito ngayon ang traffic situation dito sa may Commonwealth Avenue approaching Filcoa. Ayan, approaching Quezon City Circle. Ayan, we are in front of Ayala Land Techno Hub. UP Techno Hub. So ito ngayon medyo may build up dahil yung isang lane ay ni-reserve for a counter flow papuntang batasang pambansa, dahil nga meron ng formation ng mga rallyista sa may Filcoa, sa may Commission on Higher Education sa may CP Garcia. So yan, sa mga nanonood dyan ngayon, ayan, puntahan nyo na sa PSG. Mga PSG dyan, yun ang binabantayan nyo, diba? Yung may rallyista. Tayo na dyan, magpadala na kayo ng jet fighter, tanke, tsaka ano pa pwedeng dalhin dun. May mga truck dun nakapwesto eh, ng sundalo. Para yung mga rallyista magkanya-kanyang sibat. Hindi na sila magtipon-tipon pag pinadalahan ng maraming sasakyan pang digma. Ito ngayon ay sitwasyon ng traffic sa Commonwealth approaching Filcoa Quezon City Circle, dahil ay ito ay preparasyon na sa State of the Nation address ng presidente ng Pilipinas. Ayan, sa mga to all of my friends there, the other country, from United States of America and then the other parts of the world. So today here in the Philippines is July 27, 2020, and today is Monday here in the Philippines, preparation for the fifth State of the Nation address of the Philippine president. That's why so busy here, and then so traffic approaching Commonwealth Filcoa. So the other side, in my left part side of the road, is a special lane and the separate lane for the vehicle of the some of the congressmen going to Philippine Congress. But supposedly this route is just for the southbound going to Quezon City Circle,
and then Philippine Coconut Authority. Ayan o guys, paumanhin lamang sa mga sinasabi, no? Dahil yan ay hindi scripted. Kung ano lang ang masasabi natin, no? Yan lang ang ma-record. Ayun, ayan. So, mga special link nyo, no? Para doon sa mga personnel na mga nagpe-prepare for the State of the Nation Address of the Philippine President. So the preparation is the fifth State of the Nation Address. Ayan kanina guys, no, hindi ko yan pinasok. Supposedly pag U-turn ko sa may U-turn slot from CP Garcia, supposedly dyan na ako papasok. So since na yan ay talagang special lane for the personnel who preparing for the State of the Nation Address of the Philippine President, ayan, hindi natin yan pinasok guys. So talagang nag-cross tayo the other sa mga kasamahan doon sa mga private cars. So hindi natin na ginamit 'yan, ang hindi tayo doon nakisali sa special lane. Ayan na guys. Kaya ngayon ay Monday, July 27, 2020. Ngayong oras ay alas 8. Ayan, busy-busy talaga itong Commonwealth Road dahil ito ay daanan papunta sa Batasang Pambansa kung saan doon mag-uulat ang presidente ng Pilipinas kung ano ang kanyang nagawa at ano pa ang kanyang gagawin sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. So maya-maya lang ay medyo okay na dahil doon lang nagka-build up dahil nag-narrow ang daanan dahil nagkaroon ng traffic scheme, ano. So yan ay Quezon City Circle, yung may mga puno yan guys, maraming kapunuan. Yan ay Quezon City Circle. Oh, ito na guys, papakita ko sa inyo ang iba pang realista sa maya. Ito ay sa mga Department of Agriculture. Ano guys, ayan. So doon guys sa may Filcoa, sa may Jollibee Filcoa, marami na doon. Approaching CP Garcia, marami na doon na realista. So meron din doon guys sa may ano, sa may Commission on Higher Education, marami din doon. Ayan. So yan yung mga build up dyan. So konti pa lang yan sila guys, alas 8 pa lang yan. Meron yung nagbabantay dyan, DPOS, yan, stands for Department of Public Orders and Safety. Ang DPOS ay yan ay mga enforcer mula sa Quezon City. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagantabay. Yun ay traffic situation. Ayan, bilang preparasyon sa State of the Nation Address ng Presidente ng Pilipinas. And keep safe always. Have a good day. God bless the Philippines.